Oo. No? Pero kapag yung nakaraang, tsaka ka lang nasabi na ayaw mo na, no? Pero sa ikaw, start ang argument. Bakit? Ay, para maging maliwanag. No? Para maging maliwanag. Ito pa na yung gusto mo sabihin. O baka naman hindi ito yung gusto mo sabihin. No? Siguro dito, medyo, kasi para sa mga talagay, no? Medyo ano yan eh. Medyo mabigat yung start ang argument. No? Hindi kasi tayo argumentative. Tayo ay more on compromise. No? Kung saan tayo hahati, doon na tayo, gigit na tayo. So yung sabihin dito ay, siguro, is more on alternative. No? May sa tutsan, pinapayo. So, siguro medyo sa aking bahagi siguro, medyo alin natin. Pero yung sabihin ng start argument dito ay yung sinasabi niya, medyo bibigyan mo ng opposite para makita mo kung talagang yun pa talaga yung hinahanap natin. No? Doon po sa, kung tawagin po natin, kami ay sa mayroong thesis, mayroong anti-thesis. Yung ibig sabihin nito ay anti-thesis. May medyo may pagka-maxis kasi ito eh. No? So, make sure the rubber hits the road. Yung sabihin, titingin mo talaga kung lumalapag ka. So, bahagi po yan ng facilitating group discussion. Kapag mayroon ka ng grupo ng basic ecclesial community. Well, anyway, ito naman, itong apat na ito, sa mga facilitator ito, no? Yan ang mga ituturuan mo sa kari ngayon at kung may ayos talaga, mayroon talagang lugar para yan ay sasanayin. Pero ang sa inyo lang naman, gusto kong makita kasi mga mamaya, ayaw kong sumama sa grupo na yan kasi wala nang ginawa kundi mag-argue. No? Bahagi ko ng sistema ng BEC na mayroong argument. No? So, para lamang kung tawagin natin masala, masala yung hindi yung oo ka ng oo, no? Pagkatapos ng meeting, magdadagdag ka, no? Kung anong sasabihin mo, kasi hindi mo gusto yung pinagmitingan, pero yung meeting hindi ka naman lang salita. Yan, sakit ng mga office yung pagsimpaan natin, no? Kaya, so, next. So, ito yung 5 steps of formation process of small caring communities or BEC cells. No? So, dialogue of life. No? Dialogue of life. So, ibig sabihin ay magkakamustahan. Ano ang buhay mo? Pumunta kayo sa isang lugar, magkakamustahan kayo, halimbawa sa isang sitio ninyo rito. No? One time mo ay nagkaroon din ako ng ganitong klase ng experience. Kaya lang, doon naman ako sa dati ng parokya. No? Kasi nagkaroon kami ng program. So, isa o dalawang barangay lang po yung kasi depende yung sa mga leader eh. No? So, pinapunta ko ron at sinabi na pumunta kayo po sa sitio ng inyong barangay. Kaya lang, tanong ko sa kanila, may pag-usap kayo. Ano yung buhay dito? Ano yung buhay na inyong ninaranasan sa inyong barangay, sa inyong lugar, particular sa inyong lugar? Second step, so mapasa na yung introductory seminars. So yung introductory seminars ay pagkapaliwanag na kung ano yung kahalagahan ng BEC para basahin ito. Ito ba yung para sa ng simbahan? Ano ba kayo mga nakapagin na pagkilos ito? Third step, formation of circles. So, may mga, kung tawagin po ay, may mga regular na pagkukulong at may mga issues na dapat na purungan. At kung paano ito mabibigyan ng pagkilos. Weekly session or esocentro. So, ito po ay yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, pag-ingilay, and then
kung paano ito nabibigay ito, mga kialaga ng assembly, ito yung para sa mga leader. Mga leader na po ito. Alaga na yan. Okay, at least makita niyo po, no? So, bahagi po ng pagpupulong ay praying with the Word of God. Preparation, introduction, opening song, opening prayer, reading of the gospel, reflection, kung sino gusto magbigay ng reflection, praying, contemplation. So, nakalagay ko ay contemplatio or merely basking in His presence. No? Hinili namin na samahan tayo ng Diyos. Compassion, ibig sabihin ay literally means to suffer with. Kasi ang with ay home. Ang passion ay suffer. So, with passion. Closing prayer and closing songs. So, Bible sharing. So, papatulong sa bahagi ng Bible sharing, ito yung mga steps. So, we invite the Lord, we read the scriptural text, we pick out words and meditate on them. So, silence, babahagi na. We plan and discuss the task, any task which our group is called to do. So, depende yung sa bawat grupo. We pray together spontaneously. So, ito kung spontaneously. No, ay inuuli ko ulit, no? Kung maaari po sana yung encourage natin na tayo mag-isal na spontaneous prayer. No? Masanay tayo mag-spontaneous prayer. No? Kapag kayo pinadalaw sa misahe, umagalaw kayo sa misahe. Sinasabi niyo ba sa misahe, kapatid, papanalangin kita, ha? Nasabi ba yun? O, sabihin niyo, no? Yung mga po na kayo, sanay na sanay dyan. Tayo, mga Katoliko, parang nahiya tayo mga gano'n. No? Ano na natin gusto natin magtawanan? No? So, bagay yun, kapatid sa inyo yung kapatid, o kapatid, ay pagdarasal, ha? Pagdarasal na namin, no? So, bahagi yun. Huwag niyo kakalimutan na kapag kayo dumalo sa mga misake, ay ipagdarasal ninyo. Hindi yung, ay kapag ipagdarasal ka namin, sa alis na kayo. Hindi, ipagdarasal ninyo mismo doon. Doon sa kanyang higaan, o di kaya sa kanyang ospital. Kung kayo nyo mag-preover, bahala kayo pa sa ipagdasal ninyo doon. No? Magdasal kayo, kahit pa paano. Kahit kayo mag-iisa o kahit kayo isang grupo, ha? So, bahagi mo yun, no? Spontaneously. Pero ito po ay steps ng Bible sharing ito, no? Nagamit ko lang yun. So, prayer meeting. Yung watching Jesus, no? So, ito po yung bahagi po ng pagpupulong na ginagawa po ng kandipendyo. Kung ito yung mga alin man dito yung pwede ninyong gayahin. No? O makikita ninyo kayo. Kaya po kung bawat grupo, na iba-iba silang pamamaraan. Kung yun ay prayer meeting, no? Opening hymn, malimita niya alam yun yung prayer meeting. No? So, short prayer, the Holy Spirit for enlightenment, reading of the scriptures, silence, sharing and reading the scriptures again. So, closing prayer. So, yun yung kanilang pamamaraan ng pag-ilos. Ito, kasama rin yung examen of consciousness. Yung bahagi po ito ng Ignatian spirituality. No? So, Ignatius of Loyola. Ano yung examen? Ang alam natin ay examination of conscience. So, hindi ko na papaliwanag yun. Ito ay iba. No?
examine of consciousness. Ano ang pagkakaiba ng examination of consciousness? Kasi pala yung examination of consciousness ay ano ba kayong nagawa ko na hindi ko dapat nagawa? Huh? Anong nagawa ko na hindi ko dapat gawin? Ito, yung examen ng consciousness ay ano yung hindi ko nagawa na pwede ko sanang gawin? Isin mo, okay, ay ano kaya yung pwede kong gawin kung sakaling dumating uli yung ganitong uli ng pagkakataon? No? So, it's not a question of ako ba'y mali o ako ba'y tama? Ito, ano pwede, pwede kong gawin? Ano bang uli ng consciousness meron ako? Yung bang consciousness ko na hindi nalalawa ko yung aking isipan na kung sakali kong dumating yung pagkakataon nito ay sana ay mas dumawa yung aking pagkilos na sana ay mas natulungan ko pa yung taong ito na lumapit sa akin kasi ito yung pwede ko pa sana nagawa na hindi ko nagawa. So, yun yung mga maaari na nakalipas na yung pagkakataon, pero pwede ko naman ulit gawin pa naman ito. No? Kahit na hindi na ito yung pagkakataon, kasi ito yung natutunan ko ito. Pwede ko bang lalong ayusin yung aking pamumuhay, bahagi sa karanasan ko ngayong araw na ito. So bukas, bilang lesson, ito yung gagawin ko. O di kaya, masusunod na linggo, ito yung gagawin ko. It's not a question of what is right and what is wrong. It's a question of what? Better than I do. So, ano ko yung mas naiin ko pang magagawa? We go for a higher steps. So, 5 steps of the examen. Kapag tayo na karoon na ito may pwede nyo gawin kasama na ninyo examination of conscience bago kayo matulog. Ano yun? Magpasalamat. Ano yung pwede nyo ipagpasalamat ngayon sa Diyos? Daily. So, sige, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakas. Ako ay naliwanagan no, sa araw na ito. Yung insight na. Pasalamat din pero sa insight. No? Kasi may mga bagay na nakita ako na dapat ko alusin. No? Tandarin ay kung may mga bagay na hindi natin naiintindihan, ay hayaan natin ang karoon ng pagkataon na bigyan pa natin ng ano kaya? No? Yung mga tanong na ano kaya? Ano kaya kung ito yung ginawa ko? Ano kaya kung mas maganda pa yung ginawa ko? Ano kaya kung hindi ako nagsalita? Ano kaya kung ito yung sinabi ko? Ano kaya kung ito yung itinuro ko? So it's more important na sa ating translation ko ngayon. Ano kaya? Ano kaya? Para magbigay tayo ng isang situation na very different from the present situation na naranasan mo o naranasan mo. Noticing. Alam nyo, isa ito sa mga bagay na kung minsan ay palagi natin sinasabi sa iba, hindi mo naman ako pinapansin. So, kinakailangan din natin ang mga office yung bawat isa. O di kayo yung mga bagay na nakikita natin. No? Kasi ito po makikita lamang natin if we have the second two. No? Tingnan muli natin. Kasi yung isang scenario o isang bagay, hindi kagad natin makikita. No? Ng isang pagtingin lamang. We have to notice. Kapag kayo yung bawat nagbabasa, nagtutungo kayo sa inyong maaari, bagamat ilang taon na kayo nagtutungo, no? The same topic ang sinasabi ninyo, no?
Pero tingin mo ulit, no? Ano pa din yung sinabi ko? No? May nangangalis pa ako na maganda o hindi maganda sa pagkakataon na ito. So, bahagi o pansinin natin, hindi para sa kanya. No? Kasi baka mamaya, makita natin na ito pa ang bagay na ito ay nandiyan na. No? Pero hindi ko lang siya pinapansin. No? Hindi ko siya pinapansin. And then, tomorrow, but we will go tomorrow. Tomorrow, practical application. Tomorrow, practical application. Anong pwede mong gawin bukas? Yung pwede mong gawin. Hindi yung baka pwede mong gawin. Yung pwede mong gawin. Kahit maliit lang. So ito po yung sa BEC po ito. No? Ito yung pag-aasa sa ayos ng BEC. Sabi ko, hindi ito yung inyong pinakamain na pagkilos, pero kung sa ayon bubuo ng BEC sa bawat parokya, ay alam ninyo yung pwede gawin. And pwede nyo rin yung gawin ito, no? Itong mga tawagin natin, pwede nyo i-apply ng BEC style. No? Na makita natin na matuhuan natin na magkaroon tayo ng mga leaders kasi ay po sa bawang baso na makikita po natin, no? Ay pwede po natin turuan yung mga bata, no? Na dumabas yung kanilang talento at galing sa pagkilos na dito sa daigdig na ito. O kahit na siguro makikita rin, no? Maging bahagi pa rin ang inyong extra effort, bahagi pa rin ang inyong sa iyong pagkatisismo, no? Na makita natin yung sitwasyon na baka naman kinakailangan na pagtugunan ng tigil. O kahit naman hindi tigil, kahit malamang sa konti pansin. Pero ito, kung may lalakad ninyo, no? Pero sa tingaw natin ay bahagi na yung kalaban bilang katisisma, katitilista, na magtuturo ng katisismo na pangitilihan po natin na mayroong mga grupo na ganito ang kanilang pagkilos. Maging bahagi po sa ating parokya. So, ngayon, nakita po natin sa BEC, ang isa po sa skills na dapat natin makita sa BEC, which is also very important in any group, ay yung tinatawag natin empathic listening. Huh? Pakikinig. Pagkamato siguro ay sawang-sawa na kayo sa section na ito. Huh? Pakikinig. Lagi naman ako nakikinig. Huh? Pero kapag kayo nakikinig, para ba kanino yung pakikinig? Hindi lang ako sa speaker, kapag kayo nagtipag-usap sa bawat isa, ang sinasabi, nakikinig ba kayo? Napapakinggan niyo ba ako? Kalimitan po sinasabi ng mga kabataan ngayon, no? Hindi niyo naman ako pinakinggan. Ganito rin yung sabi ko mga magulang sa mga bata, hindi mo ako pinakinggan. Kapag ka nakikinig, saan ba yung pakinggan? It's more of the listener or it's more of the speaker? Hindi, more na eh. Hindi pwede parehas. It's more of the speaker, it's more of the listener. Ha? It's more of the speaker. Kapag ikaw talaga yung nakikinig, huwag ka may nakikinig, kapag inahalap mo, ano yung sinasabi ng speaker? Hindi mo na yung ano yung pagkaintindi mo sa speaker. No. Hindi ka nakikinig. You're already judging. No? So, nasa pangalawang step ka na. Ang una muna ay listening. No? Ano yung sinasabi niya?
ano yung sinasabi niya? Paano ba, ano ba yung punto na nais niya sabihin? Bagamat ang sinasabi niya ay makinig, pero anong sinasabi ba niya talaga? So, tingnan mo muna yung speaker. Kaya kung sinabi natin na bahagi ng pagkilo sa speaker, ito ay ilalaman sa mga tulong na pwede mo natin na maging gabay sa ating pagkilos. No? Kasi when we listen, dapat ang lumabas ay kung ano yung sabi ng speaker. No? Kasi kung ano na yung sinabi ng nakikinig, hindi na listening yun. Ano na yun? Judging. No? I already judge what is wrong. Bagamat bahagi ng pagkilos. Pero para lamang maging maayos muna, yung ating pag-judge, tingnan na natin ano ba yung listening. Ah, ito yung kanyang flow of thought. Hindi yung, ah, ito yung gagawin ko. Hindi, tingnan mo na natin kung yung sinasabi niya. No? And then, tsaka natin i-apply. Kasi, kapag hindi malinaw yan, baka mamaya sabi mo na, ah, ito yung sinabi mo. Ayun pala naman na yan. Kung gusto mo sabihin eh, ito yung pagkaintindi ko sa'yo. No? Magkaiba yun. So, when we speak of empathic listening, dinasabi natin yung empathic and versus empathic listening. Ngayon kasi yung salitang empathic, no? No? Affection, passion. Mas alam natin yung salitang sympathic. No? Pero it's almost the same. No? May simpatiya ka. So, kapag sinabi natin yung empathy ano yun? Identification with the understanding of another situation, feelings, and motives. Ibig sabihin, kapag sinabi mo, identification with the understanding of another situation, ha? Yung naranasan mo, naranasan ko rin yan. No? Yun yung empathy. No? The power of understanding my genetic intellect to analyze person's feeling, the interpretation with or mechanical experience of the feelings, thoughts of another. So, you identify with him, yun ang empathy. Kaya kumisan, pinagsasama natin yung empathy at saka sympathy. Pero ang empathy is not with empathic listening. No? Ano yung empathic listening? Listening with the intent to understand. Listening with the intent to understand. Nakikinig tayo para maintindihan natin. Get inside another's personal frame of reference. Pag sinabi natin yung empathic listening, tingnan natin ano bagay yung frame of thought ng tao nito. No? Hindi mo na sabihin natin na, ang hindi bagay sa akin yan. Pag sinabi mo ulit na hindi bagay sa akin yan, ano na yung kaagad? Gusto mo na kaagad ng application. No? Doon muna tayo sa listening. So, kailangan mo na mag-tima, ito yung sinasabi niya. Bagamat hindi bagay sa akin ito, pero yun ang kanyang sinasabi. Doon muna tayo doon sa kanyang sinasabi. Kung natin pakilaman kung ito'y babagay sa akin o hindi. So, it is not sympathy. Ibig sabihin eh, nakikilala mo ako sa iyo. Kapag sinabi niyo sympathy, no? O nga nakikisa ako sa iyong kalungkutan. Pero, hindi mo naman siya naiintindihan. Magkaiba yun. Kaya pumisan yung iba, sinasabi na, hindi mo ko naiintindihan eh. Kasi, ikaw ay nais mong samahan sa aking nahirapan. Pero you do not understand me. Ang gusto mo lamang ay understanding of the heart. You come with my hurt and difficulties. Gusto mo iparamdam sa akin na gusto mo ako samahan sa aking nahirapan at naguluhan ng naranasan ngayon. Pero hindi mo ako nangitigilan.
yung aking sitwasyon. Bakit? Nasa feeling ka. Kung ang sympathy ay feeling, yung empathy ay kaisa mo sa frame mind na iyong ipinapasok. Naintindihan mo yung ibig sabihin? Okay. Na about agreeing with someone. So wala pa rin yung agreeing or non-agreeing. Makita mo lang ito yung flow of thought niya. Ito yung sinasabi niya. Ito yung gusto niyang mangyari. Ito yung sitwasyon niya ngayon. So, you agree or not? It's not a question. Kaya po, bahagi ng pag-inus natin, kasi sa pag-uho po ng BEC, napakahalaga yung listening. Kahit ako, ha? Kahit ako sa mga bata, kahit ako sa mga pag-inus natin sa mga bata, ha? Makita natin na pakita natin yung kanilang sinasabi. Kasi kung isa ka pakita natin na pakita yung kanilang sinasabi, hindi talaga natin makita yung sitwasyon na kanilang pinabibilangan. Yung kanilang problema na hinaharap. Pero marami na akong tayong programa at proyekto na kuminsan kung lalo-lalo sa gobyerno ay hindi ako. Kasi bakit? Ah, ito siguro ang kailangan niya. Ay hindi. Hindi naman niya yun ang kailangan niya. Yun ang pagkaintindi mo na kailangan niya. So, yun, pinag-usapan natin yung empathic listening. So, kapag nakipag-usap ko kayo, at kapag sinabi sa inyo na pwede pang pakinggan mo, tingnan natin. Hayaan natin muna, pakinggan muna natin siya. Dahil yun, kinakailangan din natin ipakalam na nakikinig na papakinggan natin siya. Okay. Is that you fully and deeply understand that person emotionally as well as intellectually from the other's frame of reference? Ito yung sinasabi na you stand at my position. Isuot mo ang aking sapatos. So, doon ka mismo. Parang ikaw mismo yung lulugar doon sa tao. At pag sinabi mo ikaw yung lulugar doon sa tao, ibig sabihin, aalisin mo yung pagka-iyo. Halimbawa, pag sinabi mo na, ano pa nga sister? Gloria, kung sinabi na, lumugar na sa akin, ibig sabihin, hindi yung pagka-Jessie ko, ilalagay ko sa kanyang pagka-Gloria. Ako pa, ang Jessie, na tumitingin sa sitwasyon ni Gloria, hindi. Ano gagawin ko? Aalisin ko yung aking pagka-Jessie. Mabubura si Jessie. Anong makitira? Si Gloria. Ano? Yun ang empathy listening. Mawawala ka. At ang makitira ay yung iyong pinakitinggan. Ano? So, malamita, kung sinayang tumayo ka sa sarili kong paa, tayo pupunta roon, nawawala si Gloria, ang naroon ay si Jessie. Hindi yung empathy listening. No? Kaya kung isa yung sinasabi, hindi mo mo naiintindihan. No? Kasi, hindi mo mo na inalis yung pagka-Jessie mo. No? Wala ka pa si Gloria. Kaya, dahil hindi ka pa si Gloria, hindi mo maiintindihan si Gloria. Okay. Listening exercise. So, ayan naman natin yan. Hindi naman natin kayo tatagal tayo, no? Keep up. Hearing versus listening. The act of perceiving sound may hear, listening, conscious choice. Kung sinabi natin hearing, yung hearing, ito yung ating tayla. Kasi yung hearing natin parang ano yan eh. Parang ang tawagin po natin ay
itong microphone, no? Pwedeng lahat niyan ay marinig natin. Yung listening, all's his choice. Ano yung gusto kong pakinggan? Kahit sabihin natin, mahirap makinig. Bakit? Kasi maingay. Marami nang sasalita. Lahat kayo pwede mong makapapakinggan. Pero pag sinabi mo, you're listening, yung meaning nyo, sa doon ka gusto mong sinabi, kung ano yung gusto mong pakinggan, yun ang pumapasok dito. Ngayon, wala ka po. Wala ka sa puro kayo namin yung puti boses ko. Kaya, yung boses yung ingay na electric pan. Ano? Ngayon na nalilinig na yan. Di kaya ay yung taon ng aso. Hindi kaya ay yung tulog ng makina. Pero kung sinayang mong you are listening, saan na makalisin? Doon pa sa tulog ng taon ng aso? O doon sa boses doon na sa salita? So, conscious voice. If you're not hearing, impaired, hearing simply happens. Dito sa listening, requires concentration so that your brain process meaning. Kinakailangan mo na concentration. Kaya po mong kusin, kapag sinasabi mo makikinig ka lang, hindi pwede hindi ka mag-exert ng effort. Mayroong effort yan. Anong kinakailangan na effort na gagawin mo? Ikaw ay mag-concentrate. Kaya magka-concentrate. Diba? Kapag alauna, alas dos, yung kay Alda, no? Talaga naman kung sinabi kay Alda, huwag ka maingay, no? Ayaw na mayroong kaingay, no? Mga, ewan lang kung kayo ay kay Alda o kay Pastillas. No, pero ibig sabihin, kung yun kasi gusto mong mapakinggan, no? Kaya kung maaari, inaalis mo yung anumang ikuri ng ingay. Pero may mga pagkakataon na maaari hindi umalis ang ikuri ng ingay, pero your brain is working. Hindi natin kumis alam na yung ating utak ay dahil gusto natin na mapakinggan yung nagsasalita, hindi mo papansinin yung ingay ng electric bag. No? Yan ang hindi po yung ingay ng electric bag. Pero kapag hindi ka nakakonsentrate, ang ingay naman dito, ang ingay ng electric bag. Kasi bakit? Ayaw mo pa concentrate. So, most people tend to be hard of listening rather than hard of hearing. No? So, bahagi yun na kung saan ay makita po natin, mas mahirap ang makinig. Pag sinabi natin listening, rather than hard of hearing. Kasi, natin eh, maraming pwede maging distraction na makikita natin, pero maging bahagi mo na tingnan natin anong bagay yung gusto talaga natin pakinggan. So it's more of hard of listening rather than hard of hearing. Now, sa Tagalog kasi, parang hindi mo ma-differentiate yung listening at saka yung hearing, no? Iisa, no? Nakikinig. Pwede siguro naririnig. No? Pinapakinggan at dinidinig. Pero isa rin yan, no? Naririnig at pinapakinggan. Yung siguro, no? Pinapakinggan. Nakikinig. Mas malalo yung nakikinig kaysa yung naririnig. Narinig mo ma, pero hindi naman yun ang iyong pinakikinggan. Okay. Listening elements and listening process. Hearing, attending, paying attention to a signal, understanding, making sense of a message, responding, giving observable feedback, remembering, ability to recall information. Ito yung elements and listening process, no? Kung sinabi natin na tayo ay nakikinig, so, hearing, na open yung ating tainga, no? And attending, paying attention to a signal. Maaari kasi yung signal ay hindi lang ang boses.
pwede mo kanyang body language, pwede yung kanyang mata, pwede yung kanyang iba pang makikita natin na nakikita natin sa ating harapan. So, understanding making sense of a message, naiintindihan pa natin yung kanyang mensahe. Naiintindihan mo kasi, kumisan ako kasi, yung sinasabi niya ay hindi yung talaga ang gusto niyang mensahe. No? Kasi nga kumisan ay because siya ay maaaring magsabi siya ng maganda sinasabi sa iyo, pero ikaw ay binibiro lang, no? O niloloko ka lang, o binokola ka lang, no? Eh, pero hindi yung talaga ang naging bahagi ng kanyang pagpunong bibig. So yun ay understand, making sense of a message. Ano ba talaga yung kanyang mensahe? So that is more of the yung level na kumisan ay nagbibigay ng mga pagkakataon na medyo sarcastic yung dating, hindi talaga totoo yung kanyang sinasabi. So it's partly giving observable feedback. Pwede magnanta, pwede sabihin mo na okay, pwede ka mag-hand signal. So, ano man yung pwede mong... And then, remembering the ability to recall information. So, ito ay kasama pala yung remembering, no? Sa listening. Kasi kung minsan ako kasi ay nakakalimutan natin yung remembering. May mga pagkakataon na, halimbawa, sinabi ko sa inyo mga bata ko, kayo ay magtapo ng basura, ng inyong basura sa basurahan. Ngayon, naalala ko bukas, hindi na itinapon sa basurahan. Hindi kulang pa rin ang kanyang listening process. Why? Nakalimutan niya remember. Nakalimutan niya remember. Kaya po yung mga senior citizens, no? Baka kayo ay meron ng Alzheimer's disease, mahirapan na kayo mag-remembering. So, kaya kinakailangan palagi kayo mag-iisip, no? Para hindi mawala ang inyong ability to listen. Kasi kasama yun eh. Kasama yung listening process. So, understanding. May nagpahayag, may nakikinig. Yung gitna ay understanding. So, so dito, barriers to communication process. So sinabi na natin may noise, may message. So may signal, na-receive mo yung signal. The noise in this dialogue could be any valid communication is not limited to audible sounds. So pwede rin ako kasi siguro na kayo ay may ibang inigisip. So, pero makita po natin sa barriers ng communication process sa ito ay halos. Ano pa? So, yung communication process ay dapat makita po natin ay nagre-response ka doon sa communication. Kapag wala ang response, ay baka hindi ka na intindihan. So, kailangan ng feedback. Kaya po, kayo na exam kapag kayo ay nagsusulit, napakahalaga po yung feedback. Iyon din po yung sarang sinasabi ko rin po sa ibang mga audition para sa bahag. Magpapaseminar, pero walang feedback. Hindi mo malaman kung naintindihan yung pinaseminar mo. Kasi bakit? Walang test. No? Isa po yun.
Pwede naman siguro na masabi mo yung feedback, pwede naman yung test. Ano pa? Yung oral test. Kundi kaya ay mismo ang paggawin mo. Acting. Yung i-play. E pero makita mo natin, para masabi mo na natanggap mo ang signal, pinakailangan mayroon feedback. Kung kinakailangan, ipaulit mo, para ano? Ha? Maliwanag na naka-receive yung pinapuntahan mo o pinadalahan mo. Bakit? Kasi meron kang feedback. Pinapakailangan po yung feedback. Alam niyo po minsan, ang ating simbahan takot sa feedback. Tama ba ako? Pero, paano tayo lalapag kung takot tayo sa feedback? No? Hindi may pwede. Kaya, bahagi po ng ating listening. No? Kaya tayo, wala naman tayo sa taas, no? Kaya tayo nandito sa baba, ano? At least tayo, gawin natin kung ano yung pwede may hindi maayos para maging maliwanag ng ating pag-iwas. No? Kasi bakit? Ito yung sitwasyon na ating kinabibilangan. So, we need feedback. So, James 1:19. No, mahal na po ang yan. Everyone shall be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. No? Maraming tao, madaling magsalita, madaling magaling, pero napakabagal makinig. No? Pero ito sa James 1:19, huwag natin kalimutan, no? Quick to listen, slow to speak, slow to anger. Isa pa nga, quick to listen, slow to speak, slow to anger. Okay. So, listen twice as much as you speak. As much as you speak. Babago kayo nagsasalita. Babago kayo nagsasalita sa paaralan, hindi kaya sa inyong tinuturuan, pati sa parokya. Pakita nyo yung sarili nyo. No? Listen to yourself. No? Kasi baka mamayan, sasalita kayo, pero kayo mismo hindi na parokya yung sarili nyo. Alam nyo kung isang nakikita natin, yung iba, ako ha, particular, kung minsan yung iba hindi nang pinapakita yung salita, bakit? Kung minsan nagsasalita, hindi niya naiintindihan, wala na po ng mic. Di ba? Ibig sabihin, na hindi siya pinakikita yung sarili niya. Bakit? Isalita sa nang salita, hindi na siya maiintindihan. Kasi hindi niya mismo narinig, ang narinig niya. Iba naman ang boses mo kapag walang mic. Iba naman ang boses mo kapag may mic, di ba? So yung sabihin, hindi ikaw mismo, hindi mo pinakikinggan ang sarili mo. Kaya, bahagi yun, no? Listen twice as much as you speak. So ito, most people do not listen with the intent to, they listen with the intent to, hindi mo naman kinakailangan mag-reply. You are only listened to understand. Kung isa, nakakita mo natin, katulad na limbawa, ito, nagkaroon tayo ng seminar, nagkaroon tayo ng reflection, ay maaaring yung reply ko, hindi sa pamagitan na mauli ko yung sinabi ko, sa pwede yung reply ko, ano, ito yung gagawin ko sa ating buhay. Yun ang aking reply. Pero yun ang bahagi yun. We are all here to listen. To listen. Nakahapon, kapag sa vicaria ng Holy Father, sino na pamilin nyo, no? Kung nung harap ni Maria, sino naka-attend? Yan, naka-attend sa harap ni Maria, no? Kung nakapakinig kayo. Napakinig kayo ang St. Martin. So, bakit at least ngayon nakinig, ano pa, makinig tayo, no? Ano?
just simply to understand. Hindi namin kinakailang i-reply. Hindi namin kinakailang magpaliwanag. Kasi yung pakakalala natin, kapag tayo nakikinig, kinakailangan natin paliwanag yung sarili natin. Hindi. Kaya kung isa, palagi natin, kapag kayo nagsisermon sa inyong mga anak, no? Na ng problema kalimitan, ay, sasagot yung anak, hindi. Anak, hindi mo kinakailangan mag-reply, no? Anak, kinakailangan mo lang makinig, no? Kaya kung isa, tinakulong tayo kasi they listen with the intent to reply, no? So, be ignored. So, bahagi mo, no? Seek first to understand, then to be understood. Kay St. Francis of Assisi, anong sabi ni St. Francis of Assisi? Seek to rather than to be understood. Ito iba naman yun, no? Seek first to understand, then to be understood. Kung kay St. Francis of Assisi,